morning! Yeah. First of all, I'd like to welcome everybody for our Alliance Success Achievement Program. Before anything else, can we welcome those who are first-timers to attend this kind of seminar? Pwede pong pakitas yung mga kamay nila. Palakpakan natin yung mga importante yan kasi unang-una, for your development in this business, dapat matuto muna. Pero preferably, before you even attend our ASAP tonight, preferably naka-attend na kayo ng OPP with the product demo and also the NDO bago matend, before you can attend the ASAP or Alliance Success Achievement Program. ASAP is divided into two parts. We have the part 1 and we have the part 2. So, each seminar, of course, serve their different purposes. Kaya, importante, pag nagsisimula kayo, alam nyo kung ano yung seminar na dapat na ina-attendan natin. So, katulad ng binanggit ko, dapat naka-attend na tayo, ganito yung pagkaka-arrange niya. Although, yung ASAP deals about yung intricacies ng networking, especially the definition, ano yung history ng network marketing, what's the future of network marketing in the Philippines or in the whole world, mas maganda na habang tumatagal, lumalalim yung knowledge natin dito. And of course, since network marketing is a duplicatable or duplicable business, eventually, kung ano yung nalalaman natin pag nag-start ka, dapat nalalaman din down the line. Kasi nagkakaroon lang ng leverage dito sa business. Once yung mga downlines mo, can also do kung ano yung nagagawa mo. Now, ang basic understanding kasi sa business is, pag nagkaroon ka na ng downline, that's already the leverage. Pero I'd like to dispute that dahil unang-una, hindi walang leverage pagka hindi mo na-duplicate yung sarili mo. So, it doesn't mean that even if you have thousands of distributors under you, pero wala ka naman leader o kaya hindi nila kayang gawin or hindi sila independent katulad mo, then wala pa rin leverage, wala pa rin multiplication. And yung multiplication, of course, magsisimula yun sa inyo. Ibig sabihin, the quality of the group na mabibuild ninyo will depend or will highly depend dun sa quality ng training na na-attendan mo. Kasi ganun yun eh. Ang tawag sa training, formation nyo to eh. Eh, ang alam ng maraming tao, ang pagyaman sa networking, instant. Hindi po ganun, no? Lagi namin sinasabi, lahat ng bagay na may value sa mundo, pinaghihirapan. Kaya if there are promises na wala kang gagawin at yayaman ka, hindi po totoo yun. Sometimes, or most of the time, ladies and gentlemen, there's no such a thing as free lunch. Kasi pag sabi mong free lunch, at the end, yun pa ang mas malala kesa dun sa mga sinasabi natin mga iba pang mga promises. So, for tonight, magko-concentrate tayo dun sa Alliance Success Achievement Program. Ipapakita namin sa inyo kung bakit mo kailangan lalo kung magseryoso sa business na to. I'm sure yung iba dito nagdadalawang isip pa, baka hindi pa nagpipaying. Ngayon, pagkatapos ng training na to, I'm sure, hindi na pagdadalawang isip ng pagpipay ng gagawin niyo. Ang iisipin niyo kung mag-3 heads ka o mag-7 heads ka. Yeah! Ano ba yan? So, simula tayo. Kasi, una mo na, those who do not know me, I'm Mr. Gonzalez, Jurgen Gonzalez. I happen to be the Business Development Officer of AIM Global. I've been in the business of network marketing for the last 18 years. Prior to joining, I was an engineer before. Well, until now, I'm still an engineer. Kaya lang, hindi na ako practicing engineer. And doon sa mga taong nag-iisip kung pwede bang gawing career ang AIM Global or ang network marketing, yan yung matututunan natin this evening. Kasi to a lot of people, ang understanding about this business, part-time pwedeng gawin o kaya supplemental income lang. Gone are the days, ladies and gentlemen, ang direct selling at networking, supplemental income lang. Tapos na po yung period na yun. Because ang network marketing nowadays, ladies and gentlemen, believe me, kayang palitan ang profession na ginagawa mo ngayon. Yes! So, man, ang network marketing, pwede niyang palitan yung career mo in the sense that you have a bigger future in this business. And to a lot of people, they do not do their best simply because they do not know what's in store for them. Hindi nila alam kung ano naghihintay sa kanila eh. So ngayong gabi, yun yung may didiscuss natin about ASAP or ASAP. Okay? So everything starts with training, ladies and gentlemen. This is very, very important. Basic to. Gusto namin ipaliwanag sa bawat isa na lahat may pag-asa sa business na to. We always say na yung training is the backbone in building your network kasi it doesn't matter kung hindi mo siya linya. Since may training, eventually, pwede mo siya maging linya.
Kasi ang alam ng maraming tao, at the back of their mind, ang iniisip nila, siguro yung mga successful dyan, magagaling kasi. Siguro yung mga successful dyan, linya nila ang networking. Siguro yung mga kumikita dyan, talagang mga bihasa na, or expert na, or masters na. Siguro yung iba talagang meron tinatawag na people skills. That's why they're making a lot of money networking. But ladies and gentlemen, you have to look at this business on a perspective na not everybody who joined this business are network marketers na magaling na. In other words, lahat ng tao naging successful dito, naging, bago sila maging expert, ibig sabihin naging ano muna sila, neophyte. Ibig sabihin naging apprentice, naging bago din. Kaya nang ba't sila gumaling? Sa kaka-training. Sa kaka-attend, kaka-attend. And I always say that, in fact, when I talk, lagi kong sinasabi sa maraming tao na, you know, lahat ng bagay napapag-aralan. Yeah. Lahat ng bagay pwede mong gawing linya. Yeah. Kasi, you know, scientifically explained, the brain is created in such a way that it has the capacity to learn everything, practically everything, that the human wants to learn. In other words, kaya nating pag-aralan, matutunan lahat ng bagay. Of all the species na create sa buong mundo, tao lang ang may kakayahan na gano'n. We have this part in our brain called the frontal cortex. Itong frontal cortex na to, meron siyang mga mirror neurons that it can actually copy kung ano yung nakikita niya. Such that it can rewire, it can create new neural pathways in the brain para lang mapag-aralan o matutunan mo ang isang bagay. Can you imagine gano'ng magaling yung brain na kaya niyang gumawa ng wiring para sa bagay na gusto mong matutunan? And alam nyo, pinag-aralan sa buong mundo, kahit pagsapang-samahin mo pa lahat ng supercomputers sa buong mundo, nothing can ever match the power of the human brain. Ganong kalupit. Now, ang maganda nito, lahat tayo may brain. Tama ba ako? So that gives hope to everybody na kahit hindi mo alam ang networking, basta sineryoso mong pag-aralan, magiging master ka at expert ka sa business. Tama ba? Kasi that explains why pagka meron ka palang gustong matutunan, let's say you want to play the piano, you want to learn how to play the piano. Eventually, when you learn, marunong ka na, tapos after some time, let's say you're not playing piano anymore, that explains why pagka after several years, pag hinawakan mo yung piano, marunong ka pa din. Ang tagal mo nang hindi ginagawa, pero, you know, pag nag-play ka, marunong ka pa din. You know, I play guitar. Yung high school ako, nagigitara ako. And matagal na akong hindi nagigitara, pero bigyan mo ako ng gitara ngayon, alam ko pa yung kapa. Alam ko pa yung mga, you know, the chords. Why? That explains yung tinatawag na tacit knowledge. Pag na-rewire na yung brain mo for something, hindi na siya nalilimutan. So, ang gagawin mo lang, mag-rewire. So sabi mo sa katabi mo, rewire. Kailangan mag-rewire. Kasi pag na-rewire na, matututo ka. So eventually, ladies and gentlemen, as time goes by, as you learn this business along the way, your chances of becoming successful increases. Tumataas yung probability na magiging successful ka because along the way, natututo ka. Ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, ang sinasabi, dumadali. Well, technically speaking, hindi naman dumali yung task. Ang totoo doon, gumaling ka kasi, kaya dumadali. Yes. So eventually, believe me, gagaling ang marami sa inyo dito na network. So, ay paksaan, sisimula muna tayo sa foundation of the building. So, importante yun. Bago maging reality, ang isang bagay, magsisimula muna sa invisible, kung tawagin. You know, sometimes when you try to look at the structure when it is on the building process, you never see what actually happens when they are trying to dig the foundation. A lot of construction companies would put this fence around the foundation and you never see actually how deep the foundation is. And pag may kinoconstruct, magugulat ka, parang walang nangyari. Pero sa loob, hindi mo nalalaman, may mga foundation pala, may mga ginagawa pala para pampalalim ng foundation. And in truth, ladies and gentlemen, ganun din sa buhay, especially pag networker ka. Eventually, you don't see tangible or solid result in terms of your income. Wala muna. Kasi nagpapalalim ka muna ng foundation. Diba? At mas maganda pag malalim ang foundation mo. In fact, kahit saan, mas maganda pag may foundation. Tanungin niyo yung mga girls. Bago mag-makeup, mas maganda kung may foundation kayo. Tama ba yun? So, ganun din dito. Mas maganda kung meron kayong foundation. Pag hindi pa kumikita, it's okay.
nasa foundational level pa niyo. It's not something that pag nagbayad ka, nag-pay-in ka, that's it, yayaman ka na. No. You have to dig, you have to build your foundations first. At dapat yung foundation mo, malalim. Kasi pag malalim yung foundation, eventually, mataas yung building. Tama ba? Yes. Directly proportional yan eh. Pagka yung lupa, let's say, yung soil. Let's say, ito yan. Ang foundation mo, ganito lang kalalim. Tapos ang building mo, napakataas. Ano mangyayari? It will eventually tumble down. Kailangan kung gano'ng kalalim yung structure, gano'n din kalalim yung foundation. So, pagka tumatagal kayo sa foundation, isa lang ibig sabihin yan, mataas kasi yung building pagdating ng panahon. Yeah! Kaya pagka marami nang naghihintay sa inyo ng result, tapos wala pa kayong result, sabihin nyo, foundation. Ha? Because pag malalim yung foundation mo, lumalalim din, tumataas din yung confidence level mo. Now, training enables you to develop a good learning attitude. This is very important in this business. You have to be really humble, to really sit down and train yourself. And repetition is the mother of learning. So eventually, you have to really attend. Kahit na ilang beses na kayong nakaka-attend, a-attendan mo pa rin siya. Importante yun. Now, attitude is more important than skills. This is very important also. To develop the right attitude in this business. Kasi there are so many things in terms of our programming. There are so many things in our mind. There are so many things or there are so many programs installed, okay, in our mind that are no longer, that doesn't serve us anymore. Ang dami nating mga maling mga akala sa buhay. Ang daming mga maling philosophy. Importante yung pag-attend ng training kasi dito natin natututunan yung mga tinatawag na success formula, yung mga tinatawag na success principles, yung mga success philosophies. And pag in-apply mo itong mga philosophies na to, ito yung mga magiging guiding principles mo to become successful. Our basic or our most fundamental formula for success is this. Okay? Mindset, your mindset, plus skill set, plus action equals success. So there are three things you have to consider to become successful. Your mindset, the skill set, and applying what you've learned for taking action to become successful. Mindset, ano ba itong mindset? Nandiyan yung attitude mo. Mindset, nandiyan yung mga programs mo. Mindset, nandito yung mga philosophies mo. Mindset, nandito yung mga matagal mo nang natutunan. And believe me, for all we know, ladies and gentlemen, and for the last 18 years that I've been involved in this industry, isa lang natutunan ko. Maraming tao, kung ano yung buhay nila, sila rin ang nag-create. Ulitin ko ha, kung ano yung buhay natin, we are the creators of our own lives. Kaya kung hindi ka masaya ngayon, ikaw nag-create niya. Kung hindi ka healthy ngayon, ikaw din nag-create niya. Kung hindi ka masaya sa relationship mo, ikaw din nag-create niya. The sad news is, kung wala kang pera, ikaw din nag-create. The good news is, pag mayaman ka, ikaw din ang nag-create. So, ibig sabihin, hindi kung ano yung buhay mo ngayon, hindi mo na mababago. That's the positive side of it. Hindi kung ano yung itsura ng yung sitwasyon mo ngayon, hindi mo na mababago. Kaya mong baguhin yan, number one, kung magbabago ka ng mindset. Because a lot of people, you know, dito nagkakamali, or di nila kasalanan to. Believe me, what we have learned over the past few years in our lives, na-acquire lang natin yan, hindi natin sariling knowledge. In fact, ang kasabihan niya, kung ano yung alam mo ngayon, how you behave, or your attitudes, kung ano man yan, influence niya ng environment mo. And sometimes, pag bata ka, hindi ka naman makakapili kung ano environment mo eh. You know, ang wisdom, ang totoong tao, di ba? Sabi nga nila, ang intelligent na tao, yung may capacity ka, ni-entertain ang lahat ng thoughts, pero hindi kailangan i-accept mo. Yes. Now, nung bata ka, wala ka ng ganung klaseng intelligence. You just need, you entertain a lot of thoughts, and at the same time, you accept a lot of thoughts. And marami dun, sa mga thoughts na yun, mali ang program. Kaya ang tawag natin dyan, marami sa mindset natin, na corrupt na, kumbaga sa computer, yung file na corrupt, punong-puno ng virus. Itong mga virus na to nagko-corrupt sa mindset. Ano yung mga yun? Wala kang tiwala sa sarili mo. You don't believe in yourself. Virus yan.
Lagi mo sinasabi sa sarili mo, hindi ko kaya, bayo siya. Yung sinabi mo sa sarili mo na pinanganak ako mahirap, mamamatay na ako mahirap, bayo siya. Yung narinig mo sa sarap, yung narinig mo na, you know, money is scarce, a lot of people po lumaki na ang tingin nila sa pera, mahirap kitain. So a lot of people na nakikita nila ang pera scarce, hindi abundant, bayo siya. Yung mga self-limiting belief. Self-limiting belief are the beliefs we place us upon ourselves na tayo lang naglagay. Like things like, hindi ko kaya, hindi ako magaling, I cannot become successful, etc. Mindset, ano pa? May mga virus na yan. Mga virus na lagi tayong nasa victim mode. Ano yung victim mode? Diba? Mahirap lang kasi kami. Hindi ako nagpag-aral sa magandang eskwelahan. Galing lang ako sa lumang paaralan sa mababang bayan. Lumang, mababa pa. You know what I'm saying? Madami, madami. Yung narinig natin nung bata tayo na, you know, anak, huwag ka na mag-ambisyon, mahirap lang tayo. Kaya masyadong, you know, hindi matayos masyado yung mga pangarap natin. Marami yan. But, you know, what I'm saying is this. If you attend more trainings, I'm very happy to tell you that lahat ng mga programs natin na mali sa kaka-attend mo ng training, magbabago yan dito sa business natin. Okay? Kasi, yung sinabi ko, marami tayong maling mindset na. So, your attitude is more important than skills. Kaya sa kaka-attend ng mga training, madidevelop mo yung mga right attitude to become successful. The question is, are you ready to become successful? Yes! Most people would want to become rich, would want to become wealthy, pero hindi sila handa. Paano hindi handa? Katulad ng sinabi ko, they never prepare, hindi umatin ng training. Can you imagine a soldier going to a battle na walang pinagdaanan training? Malamang makarinig ng putok ng granada yan, umihi na sa salawan niya. Tama ba? Yes. Now, can you imagine going out there, talking to your prospects, presenting this business to your friends, and you're not equipped? Now, you blame the business, ang hirap naman mag-networking, ang hirap mag-aim global. When in fact, the truth is, you're never actually prepared. Minsan, ang dami mong rejection, ibe-blame natin sa networking, ang hirap talaga. Pero ang question doon, prepared ka ba talaga kasi bago ka lumabas? Now, you know, ang sabi nila, luck in real life is not real. Luck is when preparation meets opportunity. You become lucky when you are prepared and you have the right opportunity. Now, the opportunity, hindi na question yon. Kasi maganda talagang aim global eh. So ang challenge dito, are you prepared? Or are you preparing yourself for success? Yun eh, kaya ka nag-invest ng time dito, kaya ka babalik ng babalik. Na kahit hindi ka pa kumikita, okay lang kasi pinipipare mo yung sarili mo eh. Yes. Nasa una, okay lang hindi kumita, okay lang pagtawanan, hindi ka pa magaling eh. Mas nakakapagtaka naman yung marami nang naniwala sa'yo na hindi ka pa magaling. Alam mo yun? Yung hindi pa ka panipaniwala yung sinasabi mo, ang dami nang naniniwala. Mas nakakapagtaka yun. Mas maganda yung alam mo na hindi ka pa magaling dahil nagpiprepare ka pa lang. Yung batting average mo, mababa pa. Pero you know, eventually, ladies and gentlemen, what you lack in skills, eventually, because you have the right attitude, darating ang panahon, may enhance mo rin yung craftsmanship mo. Darating ang panahon, yung confidence level mo is so high already that you can actually face anyone, kahit sino prospects. Kumakapal na yung mukha mo, lumalakas na loob mo, dumadaldal ka na. Nakikita mo yung bibig mo, nagsasalita na mag-isa. Tinitignan mo siya ganyan, teka muna ba, andaldal ko na. Because you gain actually the confidence along the way. Attitude is more important than education. That explains why we have people like Leo Caduyac, grade 5, from Tagbilaran, Bohol, who is now a multi-millionaire, making a lot of money, driving his 2 cars, and building his 4-story house somewhere in Tagbilaran. Grade 5! Naka-recruit down the line, grade 6. Si Wilfredo Laway. O ganun din. Nabibili lang yan ng Fortuner lately. That explains why a lot of successful distributors here, in spite of their background, they lack education, they never went to college, they never experienced graduating from high school, and yet they're very successful. Why? Because their attitude is more important than their education. In fact, mas marami nga akong tao nakita minsan, nagbabackfire sa kanilang education nila. You know why? Because people with high education tend to be, minsan proud. Minsan magaling.
Minsan, alam mo yung kasabihan na laging sinasabi sa sarili, alam ko na yan. I know that. Hindi ka pa nag-explain, I know that. Pag sinabi mo, alam mo na ba yung network, I know, hindi ka pa tapos, so I know. So nakakatakot because sometimes, yung mga non-professionals, mas nagiging successful sa professional. Yes. You know why? Kasi yung non-professional, may back, may ano siya, may fallback siya. May pinag-aralan siya. Sasabi niya, you know, even if I don't become successful here, I have my work, I can still advance in my career, I have a good job, kikita naman ako, may pera naman ako. So kahit na hindi kumita dito, okay lang. Pero yung non-professionals na join na networking, wala nang babalikan. Ang pinanggalingan, dead-end job. Walang future sa pinanggalingan trabaho. Isipin mo, tricycle driver, ano promotion doon? Wala ka naman makikita ang, you know, director, tricycle driver. Wala naman ganyan. That's why, when they did networking, when they did AIM Global, they did their best. They burned their bridges. They burned their ships. Wala nang babalikan. That's why most of the time, nagbabackfire to sa maraming tao. And then they ask themselves, bakit sila walang tinapos na gawa? Ako, ang taas ng tinapos ko, hindi ko kaya. Because it's not a matter of education, it's a matter of commitment. Wala yan sa ano eh, wala yan sa galing eh. Tatalunin ka ng taong hindi magaling pero masigasig. Kasi kahit anong talino mo, tatalunin ka na masigasig dito sa negosyo. Avoid the alam ko na yan attitude. Acne. Alam ko na yan. Pag dito sinabi mong alam mo na, pag sinabi mo sarili mong alam ko na yan, ako mismo, alam ko na rin mangyayari sa'yo. Okay? Oh, ano sabi ni T. Harv Eker, one of the most successful, you know, the Secrets of the Millionaire Mind, New York Times number one bestseller, over a million copies. Ano sabi niya? Okay? The truth, according to this author, is that rich people constantly learn and grow. Sometimes those who are successful, those who are rich already, sila pa yung mayroong good learning attitude. But, poor people think they already know. Diba? Karamihan ng mga tao, napaka-pilosopo. Minsan, sa buhay natin, kung sino pa yung walang pera, number one pilosopo. Kung sino pa yung may pera, siya pa yung open-minded. You know, nagugulat ako. Nakakagulat ang mundo because minsan, kung sino pa yung meron, kung sino pa minsan yung hindi na dapat mag-networking, sila pa yung very humble. Sila pa yung uupo dito. Kung sino pa yung minsan yung may kaya na, sila pa yung open-minded pag nag-present ka sa kanila, very accommodating. Pag nag-present ka, nakasmile, gaganyan lang sa'yo. When in fact, at the back of their mind, I don't need this anymore. But since they know the principles of success, it doesn't matter. They still listen, they are still open, kahit na mayaman na. Balikan mo yung walang pera. Hindi ka pa nagsisimula. Ano sasabihin? Alam ko na yan. Di ba nagsisimula? Di ba bubukas yung bibig ko ha? Kaya nakakagulat yung mga mayaman, lalong mayaman. Yung mahirap, lalo na wala ng pera. Kasi based sa attitude, sa seminar, punta mo, hindi ko naman nilalahat. Pero pag may pumunta, ang unang iniisip ng tao, lalo na pag may big day ang AIM Global, o kaya pag in-invite mo, ang unang iisipin na marami, ano kaya ang pagkain mo? Di lang yun, yung pangalawa, ano kaya ang libre dito? Ang galing yung mga mayaman, pag kumatay, anong sasabihin, ano kayong matututunan mo dito? Ano kayong kikitain ko dito? Nasa attitude. Learn the business as soon as possible. Magkaralan nyo mabuti yung OPP. If you're really serious to becoming successful here, a multimillionaire here, believe me, you have to be masters of the basics. You have to be excellent. You have to be brilliant on the basics. Sabi mo, brilliant. Brilliant! Magaling ka dapat. Alam mo yung paliwanag yung OPP, business mo dito. Alam mo yung pasikot-sikot. Alam mo yung stair-step, alam mo yung unilevel, alam mo yung binary, alam mo yung match sales bonus, alam mo yung direct referral bonus, alam mo yung unilevel, down to the 10th level, etc. Para paikot-ikutin ka man ang kausap mo, alam mo yung sinasabi mo. Pangalawa, pag marunong ka kasi, nagkakaroon ka ng confidence. Di ba pag may confidence ka, mas malakas ang parang sa sugal, mas malakas ang loob mong maghamon ng basketball pag magaling ka mag-basketball. Sabihin mo, pustahan tayo, basketball, kasi magaling ka eh. Subukan mo makipagpustahan na hindi ka magaling.
bilyar, ganun din. So, pagka may confidence ka, mas matapang ka. So, pag-aralan mo buti, pati product, pati NPO, lalo na yung Alliance Success Achievement Program, ASAP. Okay? Training helps you develop 100% belief in the system. This is very, very important. Kasi, ang mga pitfalls, ibig sabihin ng mga nagpapatagal sa mga distributor actually, yung wrong belief nila about a lot of things. Yung wrong belief about success, that success should be immediate. You know, in this kind of business, believe me, kailangan ng principle mo dito, postpone gratification. Business before pressure. Yan ang mga success philosophies dito. Tanim muna bago ano? Hirap muna bago ginhawa. Yung mga success principles na, you know, there's no such thing as elevator to success. You have to take the stairs. Mga ganong philosophy. But since most of us, galing sa iba't ibang background, ano ba malay natin sa success principle? Tapos pag nakapakinig ka ng OPP, ang nagsalita, ang galing, yumaman agad, ang isip mo ngayon, sinasabi sa'yo, madali lang dito. Magkakakotche ka din, mabilis na panahon. Ngayon, nung ginawa mo na yung business, nung nakikinig ka, parang ang dali. Baliw na baliw kay. Nung ginagawa mo na, ba't ganito? Sabi, dalawa lang. Hanggang ngayon, tatlong buwan na, wala pa din yung dalawa ko. Tama ba ako? Yes! Di ba pag OPP, sabi sa OPP? Dalawa lang. Pag makahanap ka ng dalawa, tapos na ang boxing. May kumanga na ba kayo? Sabi mo naman ngayon, first timer ka, oh, ano, dalawa lang, dami ko kayo. Andali, andali. Lintik, bago pala lumabas yung dalawa, 1,000 kakausapin mo. Tama ba? Yes! What I'm saying is this, may mga success principles na kailangan mong, you know, i-absorb o kailangan mag-penetrate down to your cellular level para magbago yung takbo ng pag-iisip natin. And you have to understand, in attaining your dreams, tanim muna eh. Ang dami munang pagdadaanan eh. Bago makuha yung mga pangarap mo sa aim, ikaw, papunta sa pangarap mo, ang dami munang dadaanan. Una, kailangan magkaroon ka muna ng good learning and listening attitude. And again, paulit-ulit, because repetition is the mother of all learning. Paulit-ulit. Hanggang ma-rewire yung brain. Bakit paulit-ulit? Hanggang ma-rewire. It doesn't stop sa alam mo na. No. You need time for the brain to develop neural pathways. New neural pathways for your new skills. And nade-develop siya, guess what, based on psychologists? 5 times na paulit-ulit mong inaatinan. Doon siya nade-develop. Doon nagkakaroon ng panibagong wiring para sa bagong kaalaman. Kaya pag one time ka lang umaten, tapos. Hindi mo makukuha 100%. Pagkatapos mo magkaroon ng good learning, listening attitude, diyan ka matututo. Pag natuto ka, you're able to teach. Because number one, as a network marketer, ladies and gentlemen, hindi lang ikaw nagre-recruit. Along the way, pag may grupo ka na, tuturuan mo rin sila paano rin mag-recruit, paano rin mag-bill. Hindi natatapos sa kuha lang ng kuha. What's the point of sponsoring people if along the way you cannot be able to teach them? So, in other words, magiging teacher ka dito. Ngayon, ang mahirap, ano ituturo mo kung wala ka natutunan? Mahirap naman yung 1 linggo yung downline mo, OPP tinuturo mo, okay lang yun. Mga 2 linggo, OPP pa rin, tinuturo mo. Okay lang. Pero pag 1 buwan, 3 buwan na, OPP pa rin ang topic nyo dahil wala kang ibang maituro, hindi lang nakigrupo. After you teach, you're able to duplicate yourself, and then yung mga downlines mo, pwede ka na mag-delegate sa kanila. They themselves can do the business. They themselves can present the business. Oh, tapos, mamumultiply ka na, which we call leverage. And then, anong tawag dyan? Pag dumami ng dumami, anong tawag? Network. O, pag may network, may kita. Pag may kita, saka mo mabibili yung pangarap. Ang daming pagdadaan. Sir, nung umatend ako, dreams lang eh. Ba't ganyan? Bakit mo kailangan ma-reject na ma-reject? Para mag-master ka ng emotion mo. Bakit mo kailangan ma-reject na ma-reject? So you know how to feel it. How does it feel to get rejected? Why do you need to fail? Because failure is part of your success.
Failure is not the opposite of success. Doon maraming mali. Akala natin ang opposite ng tagumpay, kabiguan. Hindi. Failure po, part ng pagiging successful mo. Kakambal yan. In as much as you want to go to heaven, you have to die first. Tama ba? Yes! Gusto mo pumunta sa langit? Mamatay ka muna. Gusto mo magtagumpay? Mabigo ka muna. Hindi yung gusto mo tagumpay lang. Maraming tao, pag tinanong mo, gusto mo kumita? Oo naman. Gusto mo makuha yung pangarap? Oo naman. Gusto ko magkaroon ng musta. Gusto ko magkabahay sa Baliberde. Gusto ko mag-travel. Gusto ko mag-bilyari. Pero itong imaga, pag-isin niya, magre-recruit na naman. A lot of people would like to make a lot of money. Sa network, sabi nga namin eh. A lot of people, they love the money networking. But they hate the work. Eh, mauuna muna work eh. Mauuna muna, maraming di maniniwala. Bakit? Hindi ka pa magaling eh. Mali-mali pa sinasabi mo. Pagkausap ko, namumutla ka pa eh. Ano maniniwala yung kausap mo, namumutla ka? Kailangan ka baka masakutla eh. Matuyo-tuyo na lang muna. Yung bago ka may kausapin, ang pait. Di ba nararamdaman mo? Kaya karapat-dapat lang, hindi ka muna mag-succeed. Pero process yon na pagdadaanan mo. Hindi ka nakikita. Madami magre-reject sa'yo. But there's nothing wrong about the business pag na-experience mo yan. Hindi sign yan. Are you getting me? Yes! Hindi sign yan na... Sign yan, sign. Kailangan mag-quit na ako. Hindi talaga para sa akin yan. You know, the most successful people in this business are those people who've experienced tremendous oppression along the way. Matindi pinagdaanan ng oppression. Pinagtawanan, di mo na kumita, naglakad pa uwi kasi ubos na pamasahe, pinalalayas na sa bahay ng nanay, nagugutom, alam mo, hindi na, lunok-laway muna, hindi na. Pero lahat yung pinagdaanan. And guess what? Part ng success mo yun, because when you're in front already, dalawa lang yan, sabi nila. To motivate people, you tell them your failures. Yes. To inspire people, you tell them your success. So, hindi ko kwento mo pagdating ng araw pag wala kang pinagdaanan. Kaya ngayon, isipin mo ang buhay mo sa networking, parang pelikula. Pag hindi ka pa kumikita, yan yung shooting. Mahirap. Pag kumikita ka na, yan yung lalabas ang pelikula mo. And tiyak yun dahil sa pinagharapan mo. Blockbuster ang pelikula. Yes. Why do you have to discuss this? Because a lot of people, you know, bigyan ko lang kayo ng idea ng evolution ng networking. 1996 ako nag-join eh. At the time, mga kaibigan, networking, you know, hindi siya, the landscape at the time, 20 years ago, of network marketing here in the Philippines is totally different dun sa landscape na na-experience nyo ngayon. Ngayon, makikita nyo, iba-ibang demographics na ang nag-join. Iba-ibang age, iba-ibang profession, iba-ibang mga backgrounds. Nung time namin, 1996, karami na nag-join sa networking are blue-collar workers. Blue-collar job worker. Ano yung mga yun? Ito yung mga taong ang trabaho, hindi nakapagtapos ng college, sales lady, malitang kita sa trabaho, kaya nag-networking. Karamihan doon ang mga nag-join. Security guard, factory workers, housewives. And ang treatment sa networking at that time, part-time lang talaga. Hindi siya pwede gawing career. Pandagdag. Sa mga housewife, ito yung ginagawa nila pag-ulong sa husband. Supplemental income. But then again, because of the evolution, itong mga blue-collar workers na ito, kumita ng maganda, napansin na ng mga professionals. So eventually, from non-professionals, blue-collar workers, na-attract na yung mga white-collar workers. Na-attract na yung mga professionals. Kaya unti-unti may nag-join ng mga doctor, lawyers, engineers, nurse, medtechs, etc. So tingin yung evolution na, non-pro naging professional. Eventually, naging successful itong mga professional, unti-unti na nakita ng mga traditional businessmen, business people. So magugulan kayo, mga networking, nag-join na rin, pati mga negosyante. Pati mga negosyante na may mga ari ng hardware, may mga rice mill, may mga bake shop, may mga franchise, nag-join na sa networking kasi nga, nakita nila, kumikita na. So from non-pro professional businessmen, sumunod, alam mo kung ano na-touch na, mga estudyante. Dati nung panahon ko, pag gusto mo magkaroon ng trabaho na estudyante ka, ang option mo, service crew lang. Jollibee, McDo, etc. Ngayon, estudyante ka, best option mo, networking.
Kaya ang daming mga magdaming estudyante nag-networking. Isa lang naging disadvantage ng mga networking, ang mga nag-networking, mga estudyante na. They prematurely leave their schooling. Now, you cannot blame them because they're making more money than those person who are teaching them. So sabihin niyo, sir, paano ako makikinig? Mas malaki makinigit ako sa professor. Parang gusto niya daw turuan, prof, upo ka ako mag-OBT sa'yo. So isipin mo, trabahante, negosyante, estudyante, pati mga bakante, mga tambay, nagkaroon na ng pag-asa sa networking. Nakita niya ba yung walang direction dati sa buhay, nag-join? After that, makikita mo ang evolution niya, pati mga celebrities ngayon, yes, nagde-networking na. Pati mga athlete, sports people, nagde-networking. Now, going back to this, because of that evolution, iba-iba na ang natatouch natin. Sasabihin sa'yo ng tao, eh ano ba talaga networking? Because ang landscape ngayon, ibang-iba na, ang dami nag-join na professional. Ano yung sasagot mo pag sabing networking? Recruit. Tapos, yung recruit mo, pag nag-recruit. Paano mag-join sa mga professionals? Pangalawa, sa dami ng networking sa buong Pilipinas, sa buong mundo, itong basic question na what is networking, hindi mo kayang sagutin sa prospect mo, hindi sasama sa'yo yan. Sasama yan sa mga taong kaya nilang sagutin, ano networking. Now, what is network marketing, ladies and gentlemen? It is a system of moving products from the factory down to the end consumer through an organization of users, retailers, and network builders. In other words, ano yan? Sistema siya, okay? Sistema siya of moving products from the factory down to the end consumer or users through a network of users, retailers, and network builders. So just to illustrate to you, traditionally, ang traditional business works like this. From the factory, before we, the consumers, okay, mabili ang mga yan, may dinadaan ng distribution channels. Ano yung mga yun? Dadaan muna sa wholesalers, area agents, middlemen, retail stores, and then tayong consumer, dito bumibili sa retail stores. Such that, lahat ng dadaanan makes a lot of, makes money along the way. May markup. Such that when a product, let's say, is produced at 100 pesos, pagdating niya sa consumer mo, hindi na 100 yan. 500 pataas na yan. Why? Kasi sa mga markup na dadaanan. Now, ang networking, they cut this traditional way of doing business. Instead of the network marketing company like AIM Global or Nature's Way, idadaan pa sa mga entity niyan, iisa na lang ang dinadaanan, ang tawag, distributor. Yung distributor na ngayon ang magpapasa sa consumers. Kaya yung kinikita ng mga to sa isang entity na lang pupunta. So yung distributor na lang na pupunta yung dapat kikitain. Kaya ang malaki ang kita sa networking. This also explains why ang networking walang advertising. Hindi na dadaan sa traditional na advertising. Why? Because the best advertising is the word of mouth. Number two, this also explains wala sa Mercury Drug ang karamihang produkto ng networking. Kasi pag nilagay sa traditional yan, tutubo pa yung Mercury Drug. Tutubo pa yung wax. So dito na lang, binabagsak na ikaw, dalawang way mo para makarating sa consumer. Una, pwede ka mag-direct selling or pwede ka mag-build ng network mo. Because building your network means bigger product movement, therefore, bigger income for you. Yan ang network marketing. And this has been happening for the last 60 years. Ang networking po nagsimula 60 years ago. Okay, doon siya ka-credible. Okay? Ayan. Maraming mga tao iisipin, yes sir, ang networking, pyramiding eh. Bakit maraming tao iniisip na pyramiding ang network marketing? Kasi yung structure nakikita nila, triangle. Ngayon yung pyramid, oh, yung mga nasa taas lang kumikita. Well, by presentation purposes, ganito talaga kasi i-present ang networking. Na tipong, di ba, pag nag-present ka, ikaw to, okay, re-recruit ka, dalawa, ito, mag-re-recruit din. Pag nakita ng prospect, ah, pyramid yan! Pag tinanong mo, bakit ay ito yung nakikita, yung mga ganyan, oh? This is only for illustration purposes. Why? Kasi pwede mo namang i-present ng ganito eh. Oh,
Sasabihin nila, kaya pyramiding daw, yung nasa taas lang kumikita. Eh, pwede naman ganito, presentation. O, ikaw to. Mag-recruit ka, dalawa. Nasa ilalim ka na, kumikita ka pa din. Tama ba? Pangalawa, paano may ipipresent yung marketing plan natin ng hindi ganyang paraan? Sipin mo, yung marketing plan, di ba, binary? Or binary? Paano may ipipresent? Di ba, ganyan ang traditional presentation, dalawa. O paano may ipipresent yan? Na hindi ganyan. Alam mo, ito, mag-recruit ka. Rep, right. Ganyan din. Dalawa. Paano mo i-explain yan? Sige nga. Parang International Space Station yun. Spaceship ang dating eh. Are you getting me? Yes! There's no other way to illustrate other than just presenting it ng pababa. Kaya maraming tayong isip pyramid pero hindi nila alam, it is a model applied to everything. Business model, standard business model, may CEO, may manager, may ground staff. Tama ba? Yes. O di pyramid din yan, no? Oh, sa government, may prime minister, may cabinet, may parliament. Sa government na republic, merong president, executives, and congress. That's actually a typical or normal model na applied to networking. Ikaw may downline, down the line. O di pare-pareho lang. Are you getting me? Yes! Yan ang network marketing. And gone are the days sa panahon ngayon. If you tell people, pag may mga tao nagsasabi sa inyo na pyramiding ang networking, believe me, obsolete na yung idea nila. Because in the whole world, ang network marketing industry is worth $167 billion a year. It's so huge na mas malaki pa ang networking sa movie industry sa States. The movie industry in the States is worth $90 billion a year only. Networking, $167. Ang NFL, National Football, sa States, which is a very big, you know, organization, 9 billion a year lang sila. Gaming, magkano lang ang gaming? 20 billion a year. Pero networking, 167. And a lot of people will still dispute, pyramid. Can you imagine na pag-uulihan na sila sa development ng buong mundo, sila, pyramid. Oh, Robert Kiyosaki himself, one of the most famous authors in the whole world. He's recommending network marketing to a lot of his readers. Siya nag-device ng ESBI, the Employment, Self-Employed, Business, and Investors Quadrant, the Cash Flow Quadrant. Ano sabi niya? The richest people in the world look and build for networks. Everyone else looks for work. Which is true. Kasi mayroong tinatawag ang tao na herd mentality. Ano yung herd mentality? H-E-R-D. Herd mentality, ito po yung kung karaniwan, karamihan dahil marami ang gumagawa, doon na rin sila sa direksyon na yun. Ang tawag doon, herd. Parang yung mga animals, yung mga buffalo, yung mga wilder beast sa Discovery Channel or Nat Geo pag nanonood kayo. There are thousands of wilder beast. Pag going to the left ang direksyon ng general herd, lahat sila doon ang takbo. Kung siguro may isip lang yun at tinanong mo, bakit diyan kayo pumupunta? Alam mo sagot nun? Eh dito direksyon ng karamihan eh. Eh dito rin ako. Yun yung kwento ng aso. May nakita siyang rabbit. Hinahabol niya, tahol siya ng tahol. Narinig siya ng ibang aso. Sumunod na rin, tahol na rin ng tahol. Narinig pa rin yung ibang aso, layo na nila. Parami na parami yung aso. Na hinahabol yung rabbit. So, nung palayo na palayo yung rabbit, unti-unti na rin nawawala yung mga ibang aso. Until such time ang naiwan, yung original na aso lang na nakakita ng rabbit. You know what I'm saying? Yes. Sa buhay, ganun. Ang general herd, go to school, get good grades, and go look for a good job. That's the herd mentality. Aral akong mabuti, trabaho. Aral akong mabuti, abroad. So yung general direction ng karamihan population, sa direction yun. Eh ikaw, nag-network ka. Kakaiba direction mo. Kabila. Eh di ba pag nanonood ka ng mga buffalo na isa lang ang direction, tapos may nag-iisang sumuway,
Sasabi mo, ay, ang tanga. Ay, kawawa. Yan ang makakain ng layon mamayang gabi. Hindi sumama. Yun din ang nararamdaman mo. Kung bakit ganun yung iba mong kaibigan sa'yo. Yung iba mong kamag-anak kasi hindi ka sumunod sa tradisyon. Ang tradisyon, trabaho. Nag-network ka. Kaya sasabihin sa'yo, ang tanga. Nagpaloko. Si Raul. Nagpa-brainwash. Pero tandaan nyo, not because everybody is doing it, it is the right thing to do. Hindi dahil yun ang karamihan ginagawa, yun ang tama. For all you know, nag-iba ka ng direksyon. Pero ikaw pala, ang tama. Marami kayong kalaban. Kasi, sinuway niyo yung tradisyon. You defined the odds. Na maraming hindi makakaintindi kasi hindi naman nila alam pinag-usapan natin yun. When most of your friends are watching in their house, in their home, watching hindi bukas pa ang kahapon. Ang hirap intindihin nun, sana bukas pa ang kahapon. Paano mo? Ang hirap, ano? Ang daming nanonood, no? Ikaw nandito, hindi pa kumakain, mamaya, gabi, hindi mo alam kung may tricycle pa pauwi mamaya. Kahabulin ka pa ng aso. Pag kumato ka ng bahay, hindi ka pagbubuksan kasi mga negative ang tao sa bahay. Kunwari, nagtutulog-tulog, ayaw ka lang kung saya mo siya, parang hindi siya lang. Tayo mong pagdadaanan, but then again, ulitin ko. For all yun yung ginagawa mo, in the long run, yun pala ang tama. Kasi ikaw ang babasag ng kahirapan sa pamilya. Yes! Tama ba? Yes! This is the ESBI quadrant or the employment, self-employed, business, and investors quadrant. ESBI. ESBI. The most successful people in the world financially belongs to the right side of the quadrant. And those who are financially miserable, most of them belongs to the left side of the quadrant. Lagi nagre-reklamo dito. Lagi nag-aalsawelga dito. But those who enjoy, you know, the Philippines is growing. Sa economy, if you look at the data, all the signs are here that we are growing. The GDP is increasing. Employment rate, stable. A lot of institution outside, the Moody's and Standard & Poor's, they're giving the Philippines a high credit for a really good investment hub in the whole Asia. But just a few days ago when I was trying to scan this newspaper, merong isang labor group nagre-reklamo, nag-complaints. They are complaining that only the rich are enjoying the good economy. Which is true. Yung mga mayaman lang ang nag-enjoy nung paglago ng ekonomiya. Why do they complain? Eh di dapat ang gawin nila magpayaman para ma-enjoy nila yung economy. Yes. You know what I'm saying? Yes. Bakit ganon? Kasi they cannot enjoy simply because you are in this quadrant. Di mo enjoy. Ang nag-enjoy lang ng economy, yung mga nandito. Now, a lot of people, they stay in this quadrant kasi takot. Kasi nga, herd mentality, go to school, get good grades, and social conditioning, trabaho ka, pag-graduate mo. Yun ang social conditioning. Kapag dinify mo, you know, you're not part of the crowd, you're not part ng herd. Maraming tao hindi makatawid sa kabila. Why? Takot. Bakit takot? It is against their core values because are trained to become employees. Yung iba, hindi makatawid. Walang opportunity. Ang hindi alam na maraming tao by joining network marketing, network marketing is in this quadrant. Gone are the days ng networking, nasa self-employment. Dati, nung direct selling, nasa self-employment ang direct selling and networking in the sense that pag walang benta, walang kita. Ang self-employment kasi parang doktor, pag may pasyente, may kita. Pag walang pasyente, walang kita. Pag may nabunutan, dentist, may kita. Pero pag wala nang bubunutan, wala nang kita. Self-employment. Lawyers is the same. Dati ganun ang networking. Dati ganun ang direct selling. But because of the evolution of leverage, there will come a point in time that even if you don't work anymore, physically, even if you don't network, if you don't build your, if you don't recruit anymore, and you don't sell products anymore, there will come a point that you're still making money. Ang tawag doon, residual income. That even after the work has been finished, you're still getting paid.
kaya nag-evolve ang networking, nandito na siya sa B quadrant. And I have good news for you. Hindi mo namamalayan by joining AIM Global, nakatawid ka na. Yes. Kaya pag-uwi mo mamayang gabi, sabihin mo sa sarili mo, nakatawid na. Nakatawid na. Kaya, pag magsasabi sa inyo, negative, sabihin nyo sa kanya, okay lang. Hindi ka naman makatawid. Pag tinanong saan tatawid dyan, sa inyo saan tatawid. Now you understand. Yes! Alam ba ito ng prospects niyo, hindi? Hindi. Hindi nila alam ang sinasabi nila when they are telling you hindi totoo to. Hindi nila alam ang sinasabi nila pag sinasabi nila sa'yo, scam yan! Hindi nila alam ang sinasabi nila when they tell you, nagpaloko ka! So don't get discouraged by these people. Whatever they say, they do not understand what you're doing. So pag ayaw nila, patawarin mo na lang. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tama ba? Yes! Saan ka makakakita ng opportunity? Tignan mo nga, high school graduate, nagiging multi-millionaire. Saan ka makakita, halos, you know, walang educational background. The only skills they have is about building their house. Like what? Housewife. Walang alam! In terms of skills. Saan ka makakakita, OFW? Ilang years nagtrabaho sa ibang bansa, Hong Kong, Saudi, Dubai, na hindi makauwi-uwi because kailangan ng stable income. Ginawa ang AIM Global, nakauwi for good dito sa Pilipinas. Yes! Saan ka makakakita ng ganyan opportunity? Saan ka makakita ng opportunity na kahit na wala kang background, walang credibility, walang credential checking? We don't care whatever, what background you have. We don't care whatever you what kind of past you have. As long as ikaw, 18 years old and above, pwede ka na. It doesn't matter who you are. Subukan mo sa trabaho. Di ka pa nagsisimula, kailangan mo ng NBI. Police clearance. Walang tiwala sa'yo, kaya kailangan na. They don't trust you. Tama mo rin. Dito, 18 ka lang. Kahit ex-convict ka pa. Basta matter. Saan ka makakita ng ganong opportunity? Pag-applyin nyo nga si Leo Kaduyak sa Makati. High school grad, hindi nga high school eh. Grade 5! May tumalo na po dito, taga Cebu. Grade 1! Taho, vendor. In-interview ko, mali pa pala. Hindi grade 1 tinapos. Hindi nakatapos. Grade 1 na lang, hindi pa tinapos talaga. And yet making, you know, ang encashment niya sa Global for the last 5 months, 105,000 na encashment. Taho, vendor. Give me an opportunity. Saan mo ilalagay na quadrant yung mga tao niya kung walang network marketing? Can you imagine? So if you're gonna ask me, bakit mo kailangan mag-network? Gone are the days that job is your security. Not anymore. Uso yan ng post-war and pre-war era. Uso to. Diba dati nga eh. Lola ko ah. She's a teacher. She's a teacher, pero hindi nakapagtapos. Kasi ganun dati. Kahit na wala ka tinapos, pwede ka maging professor. Pwede ka maging professional. Kasi post and pre-war, before the Japanese War and after the Japanese War. But since nag-evolve ng Philippines to a developing country, more and more people are becoming professionals. The competition is getting stiff every day. Hindi na security to. What used to be a job security is not secured anymore. You will never be able to finish your job. But your job will finish you. There's nothing wrong with working for someone else, but as long as you're working for someone else, you and I know you'll never become financially free. As long as you're beholden to someone else. So bakit mo kailangan mag-networking? You have no choice. Because if you follow the 40-year plan, the 40-year program, start at the age of 20, retire at the age of 60, 40 years po yan. Ginawa ng survey to ng mga insurance companies. And they presented it to me. Yun ang masarap eh. Ang daming ahente lalapit sa'yo, pero benta ka ng kung ano, no?
Ako naman nagpapapresent na nagpapapresent because I learn a lot from them. Ito statistics nila. Sa 40-year plan na gumawa, those people, 20 nag-start mag-work, retired age of 60. Ito statistics. Out of 100 people, 1% became wealthy. At ease. 2% well-off, may kaya. Pagsamahin ko na, 3% out of 100. Alam niyo yung 97? Gusto niyo malaman saan napunta? Naghati-hati dito. Some of them at the age of 60 are still working. Some of them are at the age of 60 are dead broke, walang pera. Some of them are totally dependent upon something or someone. Some of them are worse than. Mamili ka. Hindi na po sa akin galing yan. Ahente na mga insurance na sabi. So kung i-ratio ko yan, your ratio, your chance of becoming successful is 3:97 if you take this path. 3:97. Susugal ka ba dyan? Susugal ka? No. Most of you will say, no, pero nandiyan ka. Kasi ang tunay na sugal, hindi 3:97. Ang tunay na sugal, 50-50. Tito, lima, tihado-tihado ka naman. Nas dyan ka tataya. Now, ang argument is this. Eh sir, malay mo, dito ako mapunta sa 97. Eh paano kung hindi? Andito ka sa... I'm sorry. Paano kung dito ka mapunta? Sabi mo, eh sir, baka dito ako mapunta. Eh paano kung dito ka napunta? 60 ka na, mauulit mo pa. Lord, nagkamali ako. Wala ka na naman. Ustiso ka na. May babalik mo ba? No. That's why, life begins at 40. Why? Halfway ka na pag nag-40 ka. Nag-start ka ng 20, magre-retire ka ng 16. 40, halfway ka na. Yes. Yung first 20 years mo, pwede ka pa magkamali. These are the prime time of your life. You can make a lot of mistakes. You can be stupid, sabi nga nila. Pero pag nandito ka na, pa 60, ah, iba na yan. Ang tawag dito, first half yan eh. Dito, second half ka. Tawag dito, unang biyahe. Ito, huling biyahe. Paano hindi ka magsiseryoso pag 40 ka na? That's why life begins at 40. Kasi by that time, dami ka na wisdom. You don't have the same physical energy anymore. You'll be thinking about your future. You'll be thinking about your retirement. Eh pag ikaw naman, yung first 20 years, hindi naman retirement iniisip. Good time ang iniisip. Pag 40 ka na, iisip ka na ng future mo, ano yung iiwan mo, ano savings mo, who will take care of you. That's why you have to be serious about this business. Why you have to do networking? You have no choice. If you want to change your life, simple lang. If you keep doing what you've always done, you will always get what you've always got. A lot of people are complaining about their lives, pero ang tanong, ano ginagawa? Di ba yun ngayon kwento ko, si Pedro at si Juan, before they even eat their lunch or their snack, they compare their sandwich. Pagbukas ni Juan, sandwich niya, sabihin niya, Pedro, pagbinuksan niya, peanut butter. Kay Juan, bumuksan ni Juan, ham and cheese. So siya, construction worker. Si Pedro, bubukas naman, second day. Peanut butter. Si Juan, chicken sandwich. Matalag. Fourth day, binuksan naman ni Pedro, pinipinahan niya. Peanut butter! Puro na lang, peanut butter! Peanut butter! Nai-eat siya niya na yung sandwich! Sabi ni Juan sa kanya, ano problema mo? Sabi ni Pedro, lagi na lang peanut butter ang halamang ko. Sawang-sawa na ako. Sabi ni Juan, sabi mo sa misis mo, napalitan. Sawa ka na. Sabi ni Pedro, gumadamay-damay misis ko, ako gumagawa ng balamang. Training. Pero sino gumagawa ng buhay? Araw-araw ka nagre-reklamo sa trabaho, sa kumpanya, sa sweldo, sa boss. Pag dumaan yung boss, hi boss, nakatalipon lang niya ako. Kailan sa atin yung nagpapa-repokrito sa pagpasok, sa pasok, sa scene. Araw-araw nagre-reklamo, pero magugulat ka, araw-araw pumapasok ka pa din. You know what I'm saying? So if you're gonna ask me why you love to do this, you have no choice. They have no choice.
The economy is growing. In 2 years, there's going to be an Asian economic integration in the Philippines, in the whole Asia. Our economy will be integrated with a lot of countries outside the Philippines. That means more business opportunities for a lot of people. And mas marami na negosyante pupunta sa Pilipinas, mas marami na rin negosyante makakapag-negosyo sa ibang bansa. Now, ano yung impact sa inyo ito pagka ikaw, ordinaryo lang? Wala. Pero yung mga nandito, pagdating ng Asian integration, unang-unang-unang makikinapang. Yung may mga pera, sila yung makikinapang kasi mas maraming business opportunity, mas maraming investment opportunity. The future belongs to those who see possibilities before they become problems. It's a matter of positioning yourself. If you're gonna ask me why you do network marketing, 2 years from now, pag nag-networking ka ngayon, 2 years from now, may pera ka na. Yes! Ano gagawin mo sa pera mo 2 years from now na maganda na maraming business opportunity, maraming investment opportunity dito sa Pilipinas kasi merong Asian integration? Kaya nga, di ba, a few months ago, Japan declared that soon they will be lifting the visa for Filipinos. Darating ang panahon, mura na pamasahe. Kasi wala nang tariff, wala nang trade, wala nang kailangang bayaran sa airspace. Iisa na eh. Mas madali na magdegosyo sa ibang bansa, mas madali na magdegosyo dito. Ang trouble nito, pag nagkaroon ng Asian integration tapos nandito pa, it will be very competitive for you. Because more foreigners are coming here to look for work. Yes. Indonesian company ako. Okay, for example, I'm Indonesian. Pupunta ako sa Philippines, put up my company. Sino i-hire ko pagka hindi ako nakakita ng kailangan ko rito? Pag Indonesian. Eh, paano kung obsolete ka na? Paano pag ang work mo redundant sa opisina? Can you imagine how the economy is changing? Tignan nyo mabuti to. Pag kumain kayo ngayon sa maraming restaurant, may makikita kayo sa dulo service charge. Yes. No, para kanino yung service charge? Sa mga waiters. Centralized ang tawag ko. Why? Because ngayon, karamihan ng bayad, hindi na in terms of hours, in terms of performance na. What do you mean by performance? Oh, yung service charge, 10% yun eh, paghahati-hatian yan ng mga empleyado. Yung kanilang sweldo, minimum yon. Saan sila bumabawit? The service charge. Pag maganda servisyo nila sa'yo, like me, kahit nakikita ko pong may 10% service charge na, pag nagusto ko yung service ng waiter, nagdadagdag pa. Ang tawag ho doon, hindi na sila paid by the number of hours, but in terms of performance already. See? That's why things are changing. Dati ang bayad sa atin, per hour. Ngayon, hindi na. It's a matter of your deliverables. It's a matter of your performance already. Come Asian integration, ang daming darating na expat dito. Dito ka nakaposisyon, kaibigan. You're at the losing end. But if you're trying to position yourself right now in networking, nandito ka. Trabahuin natin to. What is 2 years? What is 2 years if 2 years from now you're driving your dream car? Yes! 2 years from now, you have 7 figures in the bank. Yes. Oh. What is 2 years if you're financially free 2 years from now where you can dictate your own lifestyle? Yes. Where you can declare every day a holiday? Yes. What is 2 years? 2 years from now, gusto mong mag-holiday? Holiday ako ngayon. Hindi ko nahihintay ng declaration ng gobyerno. It's 2 years, dudungaw ka sa EDSA, traffic, mamaya na ako aalis. You can declare ngayon, pag wala kang choice, pag nagtatrabaho ka. Traffic, may MRT o wala, aalis ka. But if you're financially free, ladies and gentlemen, you run your own lifestyle. What is twice a year, 3 times a year, outside the Philippines kayo ka magana, 2 years from now? Babakasan kayo sa Korea to experience the snow. Can you imagine? Na habang nasa Korea ako dahil may AIM Global doon, nag-network kami. Di ba ang sarap? Yes! What is 2 years from now if twice a year, 2 years from now, nagpupunta kayong mag-anak sa Boracay? Boracay. Boracay. Kasi pag nakita ng mga foreigner yung Boracay, oh, that's Boracay. What is 2 years?
So if you're gonna ask me why you have to do networking, it's very simple. It's a matter of positioning yourself 2 years from now. Pagdating ang panahon nito, wala ka pa rin pera? Tapos ka. Same complaints of the labor groups that they're experiencing right now. Only the rich are gaining from the growth of the economy. Dalawa lang yan 2 years from now. Either makikinabang ko, isa ka na naman sa mag-complain. It's a matter of positioning yourselves. Dito ang term ng mga tao dito, wage, salary, tip, loan, cash advance, wallet, ATM sanda, pawn shop, 5-6. Yan ang mga term ng nandito eh. Tama man eh. Salary deduction. Dito, ibang-iba term naman. Yung mga nandito, alam mo term nila? Ano? Profit, commission, interest, capital gains, equity, foreign exchange, mutual fund, hedge fund, UTIF. Ang dami. Special deposit account. Wala na po tayong deposit ngayon. Special deposit account. Peso balance fund. Oh. Ang daming mga funds. May blue chips, may stocks, o may land banking. Can you turn pa lang ibang-iba na ho? Paano kaya yaman ko? Ito ka lang lagi. It's a matter of positioning yourself 2 years from now because 2 years from now, ito naman ang kikitain nyo dahil kanya. Yeah. Now, you're gonna ask me, bakit mo kailangan mag-networking? Yan yung masagot. Yan yung masagot. This is not just about making money. This is about your future. The future belongs to those who see possibilities before they become obvious. Alam ba ng mga kaibigan nyo kung Asian integration? Tatawanan ka nila? Mas tatawanan mo na sila ngayon? Sabihin mo pag tinatawanan ka, Asian integration. Pag sinabi, ano yan? Basta. Mamatay ka doon. Are you getting me? Yes! So it becomes exciting when you know this stuff. Tama ba? Yes. Lumalawak yung consciousness mo. You become aware ng pinasok ko ganyan pala. Akala mo recute-recute lang. Ganyan pala yung pinasok ko na, you know, it's a matter of positioning myself and yung future ko. Guys, kung nasasaktan kayo sinasabi ko, I'm sorry. Pero wala akong ibang magsasabi sa inyo yan, hindi kami. And ang transformation ng buhay depende sa level ng awareness. Kung hindi tataas yung level of awareness mo, hindi magbabago yung buhay. That's why we're telling you this. That's why if you feel that you're in the wrong direction because being in this quadrant, take the risk. I'm not telling you to resign. Gabi na po, bukas. Why networking? To summarize, ladies and gentlemen, in summary, employment, traditional business, networking. Capital mo sa employment, 16 years of study. Only to earn minimum wage after you graduate for 15 years. Traditional business, masarap mag-traditional pag may pera ka. Kasi malaking kapital, malaking kita. Problema lang dyan, pag maliit ang kapital, maliit ang? Sa networking lang nasira itong prinsipyong ito eh. Because sa networking, ang liit ng kapital, pero 24,000 a day ang pwede mong itali. Tanungin niyo yung maraming negosyante, 7,980, ano maaabot nun? Wala. Tarpaulin, business registration pa lang, ubus ka na. Mayor's permit, business, barangay permit, sanitary permit, ubus ka na. Wala. Overhead expenses mo sa employment, meron din naman. Pag nag-network ka, meron din. Pero very minimal, kasi kakain ka, mamamasahe ka. Pero ang traditional business, hindi ka pa kumikita, may rentals ka na. May overhead, fixed overhead expenses ka na. Risk, employment, stable, pero limited ang income mo. Dito maraming tao, ang orientation sa risk, mali. Bakit? Most people, anong prinsipyo sa buhay? Okay lang. Okay lang kahit maliit. Basta, sigurado. Okay na to, kesa? Wala. Yung thinking na yun, that puts us dun sa tinatawag na mediocre level. Okay na to, kesa wala. Okay na to, basta sigurado. Sa buhay, high risk means high yield. Mas malaki sugal mo, mas malaki tatamaan. Yung iba ayaw sumugal. Wala kang tatamaan pag hindi ka tumaya.
May tumama bang meron? Yung meron ka lang, tumama ka? Kakaiba, alam niyo yung meron? Yung nakikinig, yung nandun lang sa tayo. Yung nakatayo lang. Pero yung nanonood lang, pero siya tumatama. Walang ganun. Ang tumatama sa buhay yung ay alam. Oh. Kaya ka, traditional business, malaki. Pero sa networking, very low. Because your success here is just a matter of time. Nobody quit. Nobody fails in this business. People only quit. That's why they fail. So as long as tinutuloy mo siya, hindi naman to sprint na pabilisan. It is endurance that reaches the finish line. Patatagan to. Ang AIM Global, hindi sprint. Alam niyo kung ano siya? Marathon. Lahat nakakarating sa finish line. Basta tuloy, tuloy, tuloy ka na. Skills, kailangan. Yan ang pinag-aralan mo for 16 years eh. Employment skills. Sa traditional business, iba na ang business skills ngayon. Kailangan mo na mag-aral. Minsan nga, yung mga ibang business skills, kailangan mo mag-enroll ng MBA, mag-enroll ng entrepreneurship, BS entrepreneur, na dating mga kursong wala naman. Dati, pag gusto mo mag-business, graduate ka lang ng business ad, pwede na. Ngayon, ang dami ng kurso regarding business. Kasi iba na ang business climate. It's changing. Sa networking, kailangan mo rin ba ng skills? Of course. Pero ang skills na kailangan mo dito, people skills. And it can be learned. Hindi mo na kailangan mag-enroll. You know what? Ang networking, ladies and gentlemen, for your information, started in 1959 in the States. So it's over 50 years already. Sa States, it's being taught. Tinuturo po sa University of Illinois in Chicago. It's being taught in University of Houston in Texas. Here in the Philippines, sa AIM, Asian Institute of Management, 2 weeks crash course, pinag-aaralan for postgraduate studies. Pinag-aaralan ng CEO, Presidente, Vice President. Sa La Salle University, 3-unit course, elective course ang network marketing. It's the same way with Ateneo de Manila pag marketing student ka. Meron tayong isang kasama sa AIM Global, and I'd like to congratulate her, si anak ni Tita Judy of Binyan, Laguna, BCO. Gumawa, law student. Ang ginawa niyang thesis, okay, para makuha niya yung pagiging juris doctor, tawag dyan sa mga law, ganun eh. Ang ginawa niyang thesis, alam mo, case study about network marketing. Can you imagine? And still, a lot of people, hindi totoo yan. Pagbaba ng maraming first-timers natin sa baba, makakakita ng mga gandang kotse. May tatak ng AIM Global sa likod. Hindi totoo yan. They keep convincing themselves na hindi totoo. Time, pag nag-work ka, at least 12 hours a day to prepare for your work. Traditional business, pag hindi ka nagbukas, walang kita. Pero sa networking, pagdating ng panahon, time freedom and saves time. Ngayon, kakainin ng oras nyo, nagbibuild ka pa eh. Pero pag build na network ninyo, ulitin ko, you can declare everyday a holiday. Yes. Paggawa na ang network na. Huwag muna ngayon. Ngayon, pag uwi nyo mama yung gabi, sabi mo sa apply, ma-applyan, holiday ako bukas. Sabi sa training, I can declare everyday holiday. Ability to achieve your dreams, again, this is 3:97. Very low if you're in employment. Traditional business, you can become successful, pero relative yan sa success ng business mo. Yes. Pag lumaki negosyo mo, kukuha mo pangarap mo. Pero sa network marketing, very, very high. Ilan na po, AIM Global, ladies and gentlemen, were able to produce, is able to produce more than 1,000 self-made millionaires for the last 8 years. Imagine! Ano ibig sabihin nun? Tested ang marketing plan, tested ang system natin. That's why, ito yung sinasabi ko kanina, 50 years na ang AIM Global, ang networking. Okay? The wave of the future, 1999, inintroduce sa Ateneo, sa Asian Institute of Management, sa University of Illinois in Chicago, at sa University of Houston. Can you imagine? Okay? So what's the future of network marketing? Ito, ang tawag dito si Paul Zeitpilzer, sa U.S. Economic Advisor. Former, sabi, ang kanyang background, former economic advisor to 2 U.S. President. And he predicted that wellness industry will be the next major force in the business, reaching about 1 trillion. Ito po, economist, naging advisor, economic advisor ng 2 past presidents in the States. Talino, hindi ka naman magiging advisor ng presidente, hindi magaling. Naglabas ng libro. Meron siya nilabas na libro na Wellness Revolution, merong next trillion dollar industry,
Tapos may pangatlong book siya ngayon, yung tinatawag na The Perfect Storm. This talks about the wellness revolution. Ano yung trend in the future? And ladies and gentlemen, ano sabi niya? Okay? Bakit natin kailangan paliwalaan? Isipin mo. He completed college in 3 years and earned an MBA from Wharton University in 15 months. He became Citibank's youngest officer at 22. All over the world. Pagdating niya ng 24, professor sa NYU. Pagdating ng 25, youngest vice president ng Citibank. At the age of 26, milyonaryo na. At the age of 30, he has earned his first 10 million. Magaling hindi? Anong sabi niya? Ladies and gentlemen, ayan. Economic advisor to President Reagan and Bush. Pilsner, ballsy talk about the wellness revolution. Ano yung wellness revolution? Ito yung consciousness na maraming tao sa buong mundo na magiging health conscious na lahat ng tao. And na magiging wave of the future, lahat ng negosyo that is related to wellness. Ano yung wellness? It pertains to general health and well-being. Okay? Money spent to make you feel healthier even when you're not sick. Including, ladies and gentlemen, products and services that make us look and feel better. Yan ang ibig sabihin ng wellness revolution. Slow down the effects of aging. Keep us healthy and prevent the development of disease. Tanong, does this sound familiar to you? Yes! Familiar ba to? Yes! Man, bakit? Did you know, ladies and gentlemen, out of 200 billion, dati pa to, 80 billion ang gumalaw ng produkto because network marketing. Paul Zane Pilsner believes in both these trends, the wellness industry and network marketing. Mga kaibigan, ito yung sabi niya. Okay? Ito yung sabi niya. The next millionaires. And I quote, 10 million new millionaires will be created between 2006 to 2016 in direct selling, technology, home-based business, product distribution, or an emerging trillion-dollar industry like wellness. 10 million new millionaires between 2006 to 2016. Kasama ba kayo dyan? Yes! Hindi na kami nagsasabi niya. Ito na nagsabi. Tingnan niyo mabuti itong statistics na to. And I'd like to expound on this. Why you have to do network marketing? 10 million sa buong mundo. 10 million millionaires. Buong mundo yan. 10% na lang. Ilagay mo sa Asia. Ilang million yun? Ha? 10 million of 10% of 10 million. Kasi sabi ni Paul Zane Pilsner, 10 million new millionaires. Oh, ito yan, buong mundo, 10 million. 10% niyan, ilan? 1 million. Buong Asia. Ilagay mo na lang yung 10% nasa Pilipinas. 10% of 1 million. 100,000. Buong Pilipinas na magiging milyonaryo between this period. Hati-hati yan. Eh dahil ang pinakamalaking networking sa buong Pilipinas ay AIM Global. Yeah! Oh. Sa 100,000, marami, paghahati-hati ng ibang kumpanya yan eh. Sabihin mo na lang na mapunta sa AIM Global, 20% na lang. 20% of 100,000. That's 20,000. New millionaires na pwedeng maging milyonaryo sa AIM Global. Kasama ka ba dyan? Kasama ka dyan pag hindi ka nag-quit. Pag nag-quit ka, chori ka na lang. And now, ito ang magandang tanong. The next question is, where can you find a stable company with a proven track record in network marketing and distribution of health and wellness products? Ladies and gentlemen, your search ends here. Welcome to the wonderful world of Alliance in Motion Global. Oh. Ngayon, yung mga pinag-usapan natin, pag-uwi mo, makakatulog ka pa ba?
Di ba gusto mo na? Yung iba nga sa inyo, layo na ng tingin, tagusan sa akin ang tingin eh. Kasi ang lamalaro sa isipan nyo ngayon, yung mga gusto nyong rekrutin pagtapos nyo dito. Labas nyo dito, nangangati ka na. Parang iniisip mo, sana matapos na. Okay? 4 years ago, Doc N was awarded as the one of the top 10 most outstanding entrepreneur in the whole Philippines. Can you imagine sa dami ng negosyante sa buong Pilipinas? 10 lang ang pinipili every year. By 2010, si Doc N was among those 10 na napili as the most outstanding businessman in the whole Philippines. Can you imagine? Award natin, etc. Oh. Events natin, 35,000 people to 5th year anniversary. Ayan, no? Tayo na lang ang pumupuno niyan. MOA, tsaka mga concert. Huh? Top 10, outstanding entrepreneur for 2010. Our vice president, by 2012, last 2012, was awarded the most outstanding Bulacan businessman, Mr. Francis Miguel. Okay? BOD and TT. These are the TTs of the BOD. The training team of the board of directors. Okay? Ang combined experience niyan, ito, 20 years. Si Sir John, about 16 years. Doc Ed, 16 years. SP, about 12 years. Ako, I've got 18 years of experience. Arnel is about 17, 16 years of experience. Combined experience, more than 100 years of combined experience. Paano tayo magkakamali? Can you imagine? Products. Padami ng padami yung products na inadagdag. Okay. We are stable because of the product movement. We're not only focusing on recruiting. How do we know that? May product reorder tayo. Every fifth check or fifth pair, meron kayong gift certificate. And we implement the new product policy every month or every year, every time that we launch a new product. Our safety net to keep us stable or to keep us competitive. We have about 8 pairs per cycle in a day or 16 pairs per day. Do not believe a lot of marketing plan will offer, a lot of companies will offer you. No flash out! Delikado yung mga marketing plan na ganyan because it's just designed to entice you, but along the way, they also change the rules of the ballgame. Company stable heads, stable company heads, leaders with integrity, because in this business, marami pong tao pwedeng kopya ng marketing plan. Pwedeng kopya ng product ng AIM. Pero hindi nila makukopya sa AIM Global yung spirit and culture ng mga tao nasa loob. Okay? You see, the beginners in networking, they focus on the income. But the professionals, they look at the spirit and culture of the company. And we're very happy to tell you that we may never be a perfect company, but let me tell you this. We have leaders with integrity. Okay? Kaya you're in the right company. Yes. And your future is bright with AIM Global. Okay? System, over 90 years of combined experience, we have over 200 business centers nationwide, including satellites. Kaya pwede kayong mag-network sa iba't ibang parte ng Pilipinas. May mga kamag-anak kayo sa iba't ibang mga probinsya. We can expand there. And we keep adding to our business center offices all over the Philippines. Okay, we have travel incentives, free trip to US, Europe, and other Asian countries. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami natatapos sa pagbibilang ng mga magta-travel this coming September 26 to September 29 for an all-expense-paid trip to Hong Kong. Yes. Hindi pa kami tapos sa pagbibilang because at the rate that we are going, ladies and gentlemen, as of now, we have more than 500 distributors na inilibre namin papuntang Hong Kong. 500! Hindi kasi sa aeroplano yun. Kaya convoy. Hindi kasha sa isang hotel yon. And we will be, you know, sending them to Disneyland, Ocean Park. Most of them are first-timers in abroad. Most of them are first-timer to ever ride the airplane. Yeah, sa airport pa lang, kagulo na. Lahat gusto sa window seat eh. Yung iba dyan, 26 ang biyahe. A 20 pa lang, naka-impake na. Exciting because dreams do come true in AIM Global. Scholarship program, kasama sa benefit yan, 25 to 100% discount on tuition fees. Payout system, mamili ka, pwede monthly, weekly, and daily. It's up to you. We give you the right to
write your own paycheck. Ikaw ang gagawa ng income mo sa iyong global. In other words, ikaw ang maglalagay ng amount ng check. Matao ka, malaki kikita. Metix-petix ka, maliit din ang kikita. So it's all up to you. Basic skills that you have to master. Ito yung mga, sabi ko kanina, you have to be brilliant on the basics. And all, the only way, ladies and gentlemen, you can be brilliant on the basics is taking action. Practice, perseverance, and patience. Tatlong P yan eh, sa skills. Practice, patience, and perseverance. Do not be afraid to make mistakes. So, go akin ng prospect list when you go home. How to invite? You have to master how to invite. The only way you can master how to is to invite. Sabi sa akin ibang mga tao, sir, paano ba mag-invite? Alam niyo sagot? Mag-invite ka. Kasi doon ka matututo. There's no perfect invitation. Types of invitation, types of presentation, applying the ABC rule, the 24 to 48 hour rule of follow-up, and of course, you must be able to set your goals when you are involved in this business. So, make a prospect list. Unahin mo, case system. Kakilala, lahat nakakilala. I'm sure you have thousands of friends in your FB account. Lahat yung prospect. Okay? How to invite? Iba-iba. Pag nag-invite kayo, hindi lang kagad invitation na, uy, nasa networking ako. Uy, may business ako. Hindi, alamin nyo muna ito. Form. F-O-R-M. About their family, ask about their family, ask about their occupation, ano pinagkakahabalan or recreation. Kasi from there, you will be able to get the message. Pag nag-invite kayo, build muna ng rapport. Pag sabi mag-build ng rapport, ask these things. Uy, kumusta yung ano mo? Kumusta nga pala si tita? Tagal ko na hindi nakikita ang mother mo. How is she? Build muna ng rapport. Huwag yung direct na invite. 20 years kayo hindi nagkita. Reunion. Nasa reunion ka para mag-recruit. Alam ka naman, 20 years hindi kayo nagkita, recruit agad. No. Build muna ng rapport. Uy, kumusta na? 20 years na. Sabihin niya, okay lang, pero alam mo, diabetic ako eh. Ting! Mada. Di ba you get the message? Tama ba? Yes. Oh, kumusta na? Alam, kumusta nga pala yung work mo? Tatanggal ko nga lang sa trabaho, brad eh. Ting! OPP. Kasi walang trabaho, operan mo ng negosyo. So, build rapport. Ganun lagi. Before you can get the message. And when you're trying to build the rapport, kumustahan, huwag naman parang interview system, parang ang polis. Kumusta, pamilya? Tapos, etna ako, family. Kumusta, trabaho? Halata ka naman, di ba? Oo. Okay? Bili muna kayo ng rapport. Materials na kailangan mo, tools of the trade, kailangan ko. Nice pen pag nagpe-present ka. You need a nice pen. Invest in a good ball pen. Huwag yung ball pen na, you know, nagpe-present ka eh. Ang ganyan-ganyan. O kaya, tayo muna brad, nagkakaip yun eh. Notebook for your, you know, when you're trying to copy trainings and everything. Clear book, brochure, CD, DVD, application forms. Siyempre, white paper or ano, kokomban. Kokomban. Diba? Some people call it kokomban. Or bond paper. Okay, bond paper. Business card, if you can produce a business card better. Ayan, common objection sa maraming tao, wala akong time, busy ako eh. Pag sabi sa inyo, wala akong time. Okay, pare, wala akong pera eh. Ano sagot? Ha? Kaya nga kita nire-recruit para magka-pera eh. Wala akong time eh. Kaya nga kita nire-recruit para magka-time ka na pagdating ng panahon kasi you are your own boss here. Okay? Nag-join na ako, na-involve na, wala namang nangyari. Sabi mo, hindi naman ibig sabihin na nag-fail ka sa isang company, mag-fail ka sa ibang company. Hindi naman porket yung kinain mong McDonald's sa Tutuban, panis. Panis na rin dyan sa Shell Calvary Station. Magkaiba yan. And we're very happy to tell you, kakaiba ang support system ng AIM Global. Yes! Kaya tutulungan ka namin paano ka lalaki dito. Eh, ang mga base ko na tayo. Malayo ang office. Sabihin mo sa kanya, you know, marami tayong mga branches. Kung saan ka malapit, pwedeng doon tayo mag-base. Pangalawa, hindi naman ibig sabihin kailangan ka laging nasa office. Pwedeng ang support system natin dito, kung saan yung prospect mo, puntahan natin, ako muna ang kakausap hanggang di ka marunong. It's something like that. Kung nalalayo ka sa opisina, huwag kang mag-aila. Nilalapit ko opisina sa'yo, ako pupunta sa bahay ninyo. Ha? Kasi pag gusto, maraming
Pagpeperahan ka lang. Well, ano yan eh? Isang marine lotion to, sabihin mo sa kanya. Kasi, di ba pag nag-work ka, di ba may trabaho ka? Alam mo, yung boss mo din, pinagpeperahan ka rin lang nun. Kasi because of your effort, kaya siya kumikita. Dito sa AIM Global, may effort, kikita yung company given na yun. Pero at the end of the day, ikaw ang makikinabang sa laki ng kitaan dito. Yeah. Something like that. Alam mo, Brad, ang AIM Global, 2 billion company a year na to. Hindi na ikakayaman ng AIM Global yung 7980 mo. Ang akin siguro kung may kailangan ng pera, hindi AIM ang may kailangan ng pera mo. Tayo may kailangan sa pera ng AIM Global, kaya join na tayo. Tama nyo? Oo. Alam nyo, ang objection, para sa amin na matagal ng networkers, ang objections are actually buying signs. Gusto namin yan. Kasi pag may objection, ibig sabihin, ang rationality dyan, ang psychology dyan, gusto ng tao, kaya lang may pag-aalangan. Na pag naalis mo yung pag-aalangan, i-join siya. Hindi yung pag may objection, ang sinasabi ng mind mo, negative to, negative. Hindi. Pag may objection, masarap. Yung bang tipong pagkatapos mo mag-explain, may tanong ka ba? Yung mga tanong, ganito, eh, pare, kung pagpeperahan lang ako dyan, yan ang mga masarap sagutin. Ang pinakamahirap sa lahat nakausap, yung pag tinanong mo, pagkas mag-upiping, binigay mo lahat, oh, talagang todo OPP ka, mas nalitid mo sa pagpapaliwan. Nalilisip pa yung mata mo, di ba? Pagkatapos mo, sabi niyo, sabi mo, ano, bro? May question ka? Sabi lang, o kaya nakaganyan lang sa'yo, pag tinanong, may question ka, nakaganyan lang. Ano masasabi mo? Nagustuhan mo ba? Ano mahirap ka usap? Yung mga tarsir. Ganyan lang sa'yo. Ayaw ko yung kausap na ganun. Gusto ko yung merong, alam mo yun. Binibrainwash lang tayo dyan eh. Hindi, sabihin mo. Ito mga akala ko dati. Minsan may technique na pag ganito. Pag nag-answer kayo ng objection, always follow the 3F rule. Feel, felt, found. Feel, felt, found. Ano yun? Sa Tagalog, ganyan din ako dati, yan ang pakiramdam ko. Feeling ko, binibrainwash lang ako, alam mo yun. Feeling ko nga, piramid dati yan eh. Pero alam mo, nung pinag-aralan ko, nalaman ko, found. Nalaman ko na maganda pala talaga siya. Nang itinuturo pala sa akin, binibrainwash man ako, pero para sa ikagaganda ng buhay ko. Yes. Laging ganun. Pwede mo nang sabihin mo, nag-agree ka sa kanya. Pero I found out na hindi pala ganun. So ang formula lang yun, feel, felt, and found. I feel that it's just the same thing. But then again, when I tried to learn about it, I felt different. I got excited. And soon I found out that that business is really, it is true and it's real. Feel, felt, and found. Oh. Walang maimbitahan, wala kang maimbitahan. Alam mo, sabihin mo sa kanya, ano to, common misinterpretation to sa networking. Pero sa totoo lang, ang bottom line dito, kaya mo iniisip na wala kang maimbitahan kasi natatakot kang mag-recruit, natatakot kang i-offer ito. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng effective script pa paano i-recruit yung mga kaibigan mo. Kasi sa totoo lang, friend, may tamang script pa paano ka mag-recruit. At ituturo ko sa iyo yan pag nag-join ka. Ano ba bibili mo? 3 heads o 7 heads? Huwag mong sasabihin na, mag-join ka ba? Wag! Wag! Kasi pag mag-join ka, pwede siyang sumagot ng oo o hindi. Sabi mo, bro, ano? 1 head o 3 heads ka? Tingin mo. Walang choice kundi join. Ako nyo? Pagka na-answer mo lahat ito, huwag mong sasabihin, di ba? Huwag mong sasabihin, di ba maganda? Wag! Maganda na nga eh. Ba't mo pa sinasabing, di ba maganda? Wow! Tignan mo bro, ang ganda, di ba? Yan. Iba yung, di ba? Tignan mo, ang ganda oh. Iba dun sa, maganda ba? Iba yun eh. Kailangan affirm. Hindi ka nagtatanong. Yung mga tipong, ano, maganda o maganda, maganda? Mga ganon. Sabi mo, ah, di ba ang ganda? Sa lahat na sinabi ko kanina, di ba mag-aakyat to ng income sa'yo pag ginawa mo yung system? Laging ang sasagutin mo, ang laging ang i-question mo, ang sagot, yes. Kunwari, pag nagbibuild ka ng rapport bago may bagsak yung OPP, Brad, kung magkakaroon ka ng opportunity na magkaroon ng extra income, 20 to 30,000 a month, na you don't have to leave your job, open-minded ka ba? Anong sagot? Yes! Sinong sasagot na tatay na no? Tama? Oh, bro, kung ito, gagawin mo yung in-global part-time, tutulong, may itutulong sa'yo.
kung paano gawin yung business. Tuturuan ka pa paano mag-invite. Lagi tuturo sa yung sistema. Tingin mo may possibility na gawin mo yung negosyo? Sabi niya, yes. Laging yes ang sagot ng mga tanong mo. Kasi, psychologically speaking, pag laging yes ang sagot niya, pagdating sa in-global, yes na rin ang isasagot niya. Yes! Wag kang magtatanong ng mga ang sagot, no! Mamaya ang sagot, no. No. Pag in-global mo yan, no na rin ang sagot niya. Kailangan, ang prerequisite, laging yes lang ang sagot. Oh, hindi magaling sa sales. Huwag ka mag-alala. Lahat napapag-aralan. Tuturuan ka dito. Bibigyan mo lang ng chance pa paano ka matuto. In fact, yung trabaho mo ngayon, di ba, hindi mo rin naman linya yan. Pero along the way, nung napag-aralan mo, linya mo na ngayon yan. Ako rin. Mahihain kaya ako. Natuto lang ako kasi yung upline ko talagang tinuruan ako. Ngayon, oh, kaya ko na. Yan din ang mangyayari sa'yo. Okay? Pyramid yan. Ako, sabi mo sa kanya, obsolete na yung argument na yan. Alam mo ba, tinuturo na ang network marketing sa Ateneo? 3 units. Alam mo ba, ang networking? Ang dami ng umaman sa buong Pilipinas, sa buong mundo, $167 billion a year industry na ito. Tinuturo na sa AIM. Tinuturo sa De La Salle University. Oh, di magaling magsalita. Huwag ka mag-alala kasi pagbago ka, hindi naman ikaw magsasalita. Bawal. Kasi pag ikaw ang kumausap sa kausap natin, hindi maniniwala. Ako muna, tagadala ka na. May kaibigan ka ba? Sabi niya. Oo, oh, dali mo lang lahat sa akin. Huwag ka magsasalita. Bawal. Dapat lang ang trabaho mo. Dala, upo, palakpak. Yan lang ang gagawin mo sa iyong lupa. Tama ba? Ano? Nagdadala ka sa opisina. Uupo tayo. Papalakpak! Natawa. O ngayon, pag yung recruit mo nag-join, ganun din. Dala, upo, palakpak! Hindi kailangan magsalita. Sabi mo, dito nga, may member kami, Pipi. Hindi nagsasalita. Totoo yan, may member tayo, Pipi. Oo. Oh, una-unahan lang yan. Alam mo, common misunderstanding na lang yan. Sa buhay, talagang may nauuna. Totoo yan, una-unahan yung iba. Pero pag sinundan mo yung nauna, yung narating nila, mararating mo din. Yes! Tama ba? Ganito lang yan, high school tayo. Di ba may mga fourth year sa atin? Naalala ko nung third year ako, yung fourth year, ingit na ingit ako eh. Kasi iniisip ko, buti pa siya, magka-college na. Ako, third year pa rin. Pero hindi ko namamalayan, next year, ako na pala yung fourth year. Nauna lang siya. Pero yung narating niya, mararating ko din. Yes! Oo. Wala akong pera. Bro, okay lang yung walang pera. Huwag mo munang isipin yung 7980. Ang isipin mo dito yung possibility. Kasi pag inisip mo yung problema, hindi tayo makakapagsimula. Isipin mo yung possibility. 7980, gawa natin ng paraan. Tingin mo, may mautangan ka, wala. Sabi niya, punong-puno na ako ng utang. Sige, ganito na lang. Pag-uwi mo ng bahay mamaya, pagdating mo sa sala, humikit ka. Tapos tumayo ka. Tumuro kang ganyan. Tapos huminto ka, yung una mo maituro, isangla natin. Bilisan. Sabi mo sa kanya, maraming nag-join sa yung global, wala rin pera. Can you imagine yung mga pinakita ko sa yung picture kanina? Dating tricycle driver, dating nagtitinda ng tuyo sa palengke, walang 7,980 yun, pero gumawa ng paraan. Alam mo, sabi sa akin ng mentor ko, okay lang yung walang pera, kasi may paraan. Ang mahirap, yung wala ka ng pera. Walang pinagkaiba to, Brad, sabi mo sa mga nag-abroad, wala namang pera yun eh. Pero magbabayad ng placement fee na 150,000, makaalis lang. Ganito rin sa in-global. Kung tayo nga eh, naglalabas ng utang ng pera sa piyesta, nagsuswipe ng credit card para sa mga birthday ng anak natin sa Jollibee, bumibili tayo ng 6 months to pay na flat TV sa SM. Kung nagagawa natin yan, mas kaya dapat natin gawa ng paraan yung opportunity na magbabago ng buhay natin. Yes! Tama ka ba? Ang daming sagot dyan! Matututo ka lang pag ginagawa mo. Hindi ka matututo pag hindi mo ginagawa. Kaya go out there. Huwag yung pag may objection, nanginginig ka. Wah, sa una lang yun. Mamutla-mutla ka pag... Mahiyain ako. Sabihin mo dito, pag umattend ka ng training, kakapal din ang mukha mo. Ha? Mahirap yan. Lahat naman ng bagay na may value sa mundo, pinaghihirapan. Yes. Pero maganda dito kasi mahirapan man tayo, tayo rin na makikinabang. Yes. Hindi yan magtatagal. Alam mo, Brad, 8 years ago, sinabi na rin sa akin yan. Ngayon, nakatayo pa rin yung company. Marami pa rin nagsasabi na hindi tatagal. Brad, 2 years from now, may sarili ng building ang AIM Global dyan sa Ortigas. Hindi pa rin matatagal. Parami ng parami ang branches namin, parami ng members sa buong mundo.
Marami na nagsabi, hindi daw tatagal ang AIM. Maraming hindi nag-join dito kasi hindi daw tatagal. Pero mga kaibigan, ang dami na pong nagbago ang buhay sa AIM kasi ang tagal-tagal at tatagal pa itong kumpanyang ito. Okay? Ayaw ng asawa ko, kausapin natin. Ako nung nag-network ako, I was very active. Pagkakausap ko yung lalaki, atas ang argument niya, baka ayaw ng misis ko eh. Punta tayo sa bahay niyo, kausapin ko misis ko. Talk to the spouse lagi. Talk to the parents. May linya ako na lagi ganito. Meron kasi akong downline nung araw. Kada na lang kami magkikita, lagi nagpapamotivate sa akin, estudyante. Sabi sa akin, okay, motivate mo naman ako. Galita naman ako ni mama eh. May nangito na ako mag-net. Motivate na naman ako. Excited na naman siya. Parang naman siyang logo na. Sa kamelo. After 1 week, magkikita na naman kami. Kapag pinalalayas na ako. Motivate ko na, tapang na naman yun. Kada na lang kami magkikita. Lagi na lang negative. Sabi ko, sige ganito. Kasi yung bata, estudyante, masigasig. Sabi ko, sige ganito. Gawin natin, home party tayo sa bahay. Tuwan-tuwa! Yung home party, yung magsiset ka ng mga audience sa bahay mo, pupunta dun yung upline mo para mag-explain. Sabi ko, gather ka ng 8 to 10 people, pero target ko, parents mo. Sige, i-set ko this coming Saturday. Invite ako ng mga friends ko. Tapos pasabihin ko sa parents ko na matin. Hindi, OPP ako. So pagkatapos na, uwian na, konting coffee. Usap na kami, ito na. Nagliligpit na ako ng gamit ko, coffee, etc. Sabi sa amin namin, sir, gano'ng baka tagal na ano, na pumasenso yung agak ko dyan ko sa palo. Sabi ko, ako kasi hindi ako nag-exaggerate. When people ask me kung ano, sabi ko, tita, 2 years. Dire-diretso. Di pa ako tapos magsalita. O sabi sa akin, 2 years. Ang tagal naman. Eh di paliwanag na naman ako sa kanila mag-asawa. Lagi kong linya ganito. Alam mo siya, pag-unong anak mo. Kaya ako po tinutulungan. Kung ginagabi man ho sa pag-uwi, huwag ko kayo maglala kasi nagtitraining ho kami. At hindi naman ho napapahamak dahil ako mismo, I make sure na, you know, productive sila. Hindi naglalakwat siya. Huwag ko kayo maglala. Baka iniisip nyo kasi habang yan ho nag-networking, eh kung ano-ano ginagawa. Hindi po. Tinitrain ko po sila. Tsaka, ang dami yung pangarap ng anak nyo. Alam nyo, tita, no? Kung may unang tutulong sa anak nyo, hindi po ako. Kung may unang tutulong dyan, kayo po. Kasi ako hindi ako kaano-ano eh. Alam mo, pag sinasabi ko yun, durugang puso. Kung may lagi kong linya yun. Na, kunwari, asawa naman. Alam mo, kung may tutulong sa wife mo, hindi ako eh. Kasi hindi ko siya kaano-ano. Alam mo, kung may number one tutulong sa kanya, Brad, dapat ikaw. Lagi akong ganito. O di eto na, inatid na ako sa labas. Nasa kalsada lang yung ano ko eh. Yung sasakyan ko. At that time, I was driving a Nissan Patrol. Yung modelo. Nakakita ng nanay. Sabi sa akin, sir, sa'yo ba yan? Sabi ko, oo, kita. Bit-bit ko yung package namin. Sabi niya, ilang years po bago niyo nakuha yan? Sabi ko, ano po yan? 4 years? Di pa ako tapos magsalita. Sabi ko, 4 years po. Ang bilis naman! Kanina yung 2 years, ang tagal! Yung kotse na 4 years, ang bilis! Doon ko na-realize na, you know, pag-result, mabilis. Pero pag tinatrabaho, ang tagal. Talk to your speed, talk to your people, talk to them. You know, if you do the business with the heart, these are very easy. Do the business with the heart. Don't just do this for the sake of making money dahil mag-wampay, mukha ko wampay. Kunin ko ito dapat, wampay. Kailangan ko ito wampay, may wampay talaga, kailangan ko ito. Kunin ko ito kasi kailangan 500. Talk. Huwag din ito mag-gani. Talk from the heart. Doon kayo makakuha ng tatal. Nung araw, usong-uso to, telephone, invitation. Pero ngayon, hindi na. Text na ngayon, at saka, personal invitation. Pag nag-OPP kayo, iba-iba ang presentation natin. May one-on-one presentation. Meron namang tinatawag na house meeting. May tinatawag na office presentation. Iba-iba yan. One-on-one presentation, kanino bagay ito? May binabagayan yan eh. Hindi lahat dadali nyo sa office, seminar. Yung mga high-end na recruits ninyo, supervisors, may authority, may kaya, negosyante, hindi na pinaupo yan sa OPP seminar. Starbucks na yan. Boss coffee, over lunch. Pag hindi ka pa marunong, ilahin mo yung upline mo. Ah, may papa one-on-one naman ako. Kilala to sa lugar namin eh. Medyo, ano kasi, high-end, hindi pa ako marunong. Pwede ba ikaw muna mag-OPP sa Monday? May appointment ako, 2 o'clock, magkikita kami dyan sa Robinson. Pupunta yung upline mo dun, ang tawag dun, one-on-one presentation. Kasi yung mga negosyante, alam ka naman umupo yan sa seminar. Tapos ang sasabihin pa, isang palakpak! Dalawang palakpak!
Makukulture shock yan. Tapos sasabihin pa doon speaker, may pangarap ba kayo? May mas marami pang pangarap na nakuha yun kaysa sa kanya eh. Tama ba? Sasabihin ng speaker, gusto niya bang imaman? Eh yung kausap niya, mas mayaman pa sa kanya. Tama mali? Tama. Negosyante, ang memory span niya, alam nyo? 15 minutes, 30 minutes, dapat malaman na lahat. 2 hours mong pauupo eh. Ako, walang time yan. Kaya may one on one. Boss mo, alam naman pauupoy mo pa, boss mo dyan. OPP na yun sa labas. Gets ba nila? Yes. Kung hindi ka pa marunong, upline. Pagbago ka, observe. Upline, ikaw, kinakausap niyo yung prospect mo. Tingnan mo si upline how he does it. Bakit? Para makita ng mirror neurons mo. Mirror. Kukopyahin mo yan eh. Pero kung ipapakita doon sa prospect mo, nanangungopya ka. Pag nag-uusap sila, ganyan-ganyan ka. Pero hindi niya alam, ina-absorb mo yung naririnig. Huwag ka magta-text habang magkausap siya. Total, wala man ako ginagawa. Mag-Candy Crush na lang. Walang ganun. Observe ka. Be professional. Papakita, ang tawag doon, ABC. I-apply mo yung A, ikaw yung B, yung kausap C. Maybe sabihin yung ABC, advisor, bridge, customer. Advisor, bridge, client. ABC. A, siya yung may confidence, may proof, may kita. Siya mag-OPP, siya maglalatag sa prospect mo. Tawag sa prospect mo, client. Ikaw, bridge, ikaw magpapakilala sa kanila. Ikaw ang link, kaya tawag sa'yo tulay ka. Ang trabaho mo, pag sila nag-uusap, kikinig ka lang. Huwag yung, di ba, pag sinasabi na ng upline mo, ikaw, alam mo, ang ganda talaga dito, sabi ko sa'yo, maganda, di ba? Sabi ko eh, di ba? Ako sinasabi ng upline mo, kailangan dito, pag-aralan mo lang, balik ko, diba, sabi ko sa'yo, pag-aralan mo. Huwag ka magsa-second emotion. Pigilan mo yung bibig mo, kahit gusto mag-set up. Nakuha niyo ba? Yes! Bakit? Because ang goal dyan, ang tawag doon, caddying. Caddy. Sabihin niyo, caddy. Caddy. Sino ba yung caddy sa golf? Di ba yung nag-assist? Yes. Siya yung nagpapayang, may dalanong, yes, club, etc. Ang ibig sabihin nung pag yung upline mo, sponsor mo, tinutulungan ka, kinakadi ka niya. Kasi ang goal, matuto ka as time goes by. He will never be able to present it to you the whole time, no? Temporary lang yung kaya, merong cooking time. Ang cooking time, yan yung pagluto ka na, isasalang ka na ng upline mo na ikaw na dapat mag one-on-one. Kaya dapat, observant ka, tinitignan mo. Tapos pag-uwi mo ng bahay, practice. Ganun lang. Ang tawag doon, one-on-one. May pinipili. House meeting, may mga tao na madali sa kanila mag-gather ng kapitbahay sa lugar nila. House meeting, pwede nga imbitahin mo dyan yung friends mo, kapitbahay mo dyan across your house, o minsan ka-office mates mo na, bro, punta ka naman. Mari, punta ka naman. Office mate, punta ka naman sa bahay. May konting gathering, may business opportunity. Tapos pagkatapos nun, may konting pika-pika. Pupunta kasi dun yung business partner ko, magpipresent ng business opportunity, ng magandang kitaan. Na, ano mo yun? Online marketing, international operations, yung company, na pwede tayong kumita part-time. Pag tinanong ng umaap ng kopisina mo, ayun, yung business ba yan? Ba't di man lang ako sa akin ilatag? Sabi mo kasi, ano eh, may business meeting kami sa bahay, eh kailangan ko mag-gather ng maraming audience. Isa ka dun sa naiisip ko, kaya dun na lang natin pag-usapan sa bahay. Gather ka mga 8 to 10. Huwag nang dadami dun, kasi hindi na manageable. Ang advantage nitong house meeting, personal. Tapos pangalawa, pag nagustuhan ng audience mo, uuwi lang, pag-uwi, pagbalik, may dala ng pera. Pangalawa, mas madaling mag-gather, lalo na pag may pika-pika. Para hindi magastos, huwag kayo maghahanda ng kare-kare, spaghetti. Kasi sinula pa ng kalito. Part na ng kultura ng Pilipino na ay konting merienda. Ang basis nun, laging ano, one solid, one liquid. Alam niyo na yun, tubig na may yelo. Alam niyo na, pansit. Ano ba naman yung sandwich? May konting juice. Alam niyo na yun. Okay? Office presentation. Ito yung regular presentation sa opisina. Pero may technique ito. Anong technique? Kung gusto niyo yung recruit niyo, makonvince natin sa office presentation, uupo kayo sa harap hanggang kalahati ng room. Because that is where mas receptive ang message. Sa likod, hindi na ganun ang dating. Lalo sa 7th floor, from the stage dun sa pinakalikod, ang layo na nun. Iba na yung energy ng message pag dumating sa dulo. Yung mga tao pa sa likod, nagkukwentuhan, nagtitext. Yung prospect mo,
imbis makinig, yung kausap niya, nagbubuluman, nadidistract. It's about your future. Kaya dapat ang papasok dito, puro muna, positive. Gusto mo maging milyonaryo? Be with people who are millionaires. Bakit tinawag na milyonaryo, milyonaryo? May million siya eh. Kaya millionaire. Pag ang pera mo 1,000, tawag sa'yo, 1,000-aire. Pag ang pera mo 100, 100-aire. Oh, millionaire, 1,000-aire, 100-aire. Kung ang savings mo 100, at ang barkada mo, ganun din, paano kayo aangat? Be with us, ladies and gentlemen. Because dito tuturuan namin kayo, tutulungan namin kayo maging milyonaryo. Law of association. Be able to associate yourself with people who will be able to get to help you get your goals. Huwag muna sa hindi. Ganun talaga. Sa buhay, if you want to get something, you have to give up something. May mga tao talagang hindi kayo masasama sa pagpunta nyo sa tugatog ng tagumpay. Alam nyo po, pag ang butterfly, ang caterpillar naging butterfly na, hindi na siya pwede makipagbarkada sa caterpillar. Pag-iba naman dun yan. Ganun din yung caterpillar. Hindi na siya pwede makipagbarkada sa butterfly. Nagkapakpak pa yung butterfly kung ang barkada niya, caterpillar din. You know what I'm saying? Yes. Sa buhay, in global, along the way, you will lose many friends. Friends who are not in the same vibration as you are. Friends who are not in the same frequency as you are. Friends who are not in the same belief level as you are. And it's fine. Ganun talaga. You will never be able to please everybody. Pero along the way, you will lose many friends, but along the way, you will gain many more friends. Yes. Friends, uplines, crosslines, downlines, naiisa pa nga ito na nagdadamayan kayo, na lahat kayo positive. Now, pag-usapan nyo, tingnan nyo, pag-isipan nyo mabuti. Lahat ng pinag-usapan natin kanina, kung i-apply mo, isa sa puso nyo. Saan ka papunta sa implodan? Yes. Payamang ka talaga sa inyo. Did you learn something? Yes! Well, friends, this is just the beginning of something wonderful. A journey that will get to, that will help us get us to our goals. Nagsisimula pa lang tayo. Pagkatapos nito, mga kaibigan, in my heart, sa audience na to, kayo na ang susunod na milyonaryo. Maraming salamat. God bless you all. More power to you. Thank you. Yeah.